Good evening, Boss Paul. Dalawang kwento itong isishare ko at parehong ospital ang setting. Start na po. Si Coca-Cola. Itong unang experience ko ay matagal na nangyari sa isang ospital sa Sampaloc, Manila. Isang gabi ay inadmit ako dahil sa sobrang taas ng lagnat ko. Nagkakumbulsyon daw ako. Pulang-pula ang aking mga mata at hindi bumababa ng 40 degrees Celsius ang aking temperature. Bata pa po ako nito pero naaalala ko na mabilis ang pag-respond ng mga staff doon. Kinuha na agad ako ng CBC. Sa buong buhay ko, iyon yung naaalala kong unang beses na na-CBC ako. Sakit nun eh. Tapos hindi ko naman alam kung ano yung findings. Basta kinonfine ako. Doon ako sa room na may kasamang ibang pasyente. Tanda ko na puro bata kami nun. Anyway, ilang araw o more than a week yata akong lumagi doon. Dahil di raw bumababa ang lagnat ko at nagpapanik na raw si nanay kasi pulang-pula yung mata ko. Marahil sobrang taas ng lagnat. Puro tulog daw ako at tila nagdedeliryo kapag nagkakamalay. Sa pagitan ng napakahabang mga pagtulog ko at pagbalik ng malay ay tumatatak sa isipan ko yung isa sa mga ka-roommates ko. Hindi ko na maalala, basta Coca-Cola ang tawag ko sa kanya. Honestly, hindi ko alam kung paano nagsimula yon. Basta lagi siyang pumupunta sa pwesto ko kapag gising ako at tulog si nanay o si ate, kung sino man ang bantay sa akin. Tapos maglalaro lang kami. Buti nga hindi nagigising yung bantay ko, pati ibang pasyente, kasi napakalikot at kulit ni Coca-Cola. Saka tuwang-tuwa palagi. By the way, lalaki si Coca-Cola at hindi ko talaga matandaan kung bakit yun yung naging tawag sa kanya. Lumipas ang ilang araw, nakakalaro ko pa rin siya. Madalas ay sa gabi siya pumupunta sa akin. Pakiramdam ko, gabi kasi tulog na lahat ng tao kapag nakakalaro ko siya. Pagkalipas pa ng ilang araw, ay ilalabas na ako ng ospital dahil umukay na ako. Di ko pa nga gets dati na lalabas na eh. Basta ang naaalala ko ay nagbibihis na kami at parang madaling-madali na si nanay na makauwi kami. Ibinaba na ako ni nanay at ng attendant sa wheelchair at itutulak na paalis sa kama ko nang maalala ko si Coca-Cola. Nay, hindi pa ako nagbababay kay Coca-Cola. Huwag muna tayong umalis. Maglalaro muna kami bago tayo umuwi. Nagtataka si nanay at tinanong kung sino iyon. Kinuwento ko na madalas kong kalaro iyon kapag tulog na ang lahat ng mga tao sa loob at lalapitan ako. Actually, nung gumagaling na ako, ay naging kaibigan ko na rin yung mga bata sa kwarto. Mula doon, ay isa-isang tinuro ni nanay yung mga kama at tinanong yung mga pangalan. Hindi ko na rin maalala, basta nasagot ko parang recitation lang. Hanggang si Coca-Cola na lang yung naiwan na hindi ko nasabi. Doon ko napansin yung kama na katapat ko. Doon kasi yung pwesto ni Coca-Cola. E di itinuro ko kay nanay na doon si Coca-Cola. Naalala ko, may edad na babae yung nandun at may salamin. Apo niya raw yung binabantay niya. Paglapit namin ni nanay, habang tulak ako sa wheelchair, ay hindi si Coca-Cola yung nandun. Ibang bata yung nandun. Saka hindi ko rin kilala. Iyon pala, ay kagabilang daw sila dumating. Dinescribe ko pa nga si Coca-Cola. At parang ang daming nakikinig sa amin. Napansin ko na hindi nga si Coca-Cola kasi mataba si Coca-Cola. Samantalang payat yung bagong admit. So nalungkot ako kasi umalis sa pala si Cola. Nanonood yung ibang bantay ng pasyente. Habang nandun lang kami, nakalabas na kami ng kwarto nang sumunod yung isang bantay na naroon. Tapos kinausap saglit si mama. Naalala ko, seryosong seryoso yung pinag-uusapan nila. At pagkatapos ay nagmadali na akong dinala ni mama sa elevator at lumabas na kami ng ospital. After ilang araw ay fully recovered na ako.
Tapos bumalik daw yung lignat ko, kaya pinacheck up ulit ako doon. Pero normal na daw lahat, kaya dinala ako sa albularyo. Hindi ko na masyadong maalala yung details at hindi ko rin alam yung eksaktong sinabi ng albularyo kasi hindi rin sinabi sa akin. Ilang araw ang nakalipas ay okay na ulit ako. Matagal-tagal pa after nun bago ikinuwento sa akin ni nanay si Coca-Cola. Siya pala talaga yung nakapwesto dun sa kama ng bagong admit. Kinuwento pala ng bantay ng pasyente na naunang na-admit yung anak niya kaysa sa akin, although pagaling na rin naman. Ilang araw na rin palang bakante yung pwesto ni Coca-Cola. Naabutan pala nila itong naka-admit. So bali iyon, natuwa sa akin si Cola. Kaya bumalik yung lagnat ko, pero naging okay agad. To cut the long story short, nung araw pala na ka-admit ko lang sa ospital na yon, kamamatay lang pala ni Coca-Cola. Ilang oras ang nakakalipas. So multo pala yung kalaro ko ng ilang araw na yon. At hindi mo lang ako aware, pero parang legit na tao base sa pagkakaalala ko at wala akong napansing kakaiba. Actually Boss Paul, mula nang malaman ko yun, eh nakalimutan ko na rin naman eventually. Pero nung nakita ko yung post si Boss Neb about sa True Hospital Stories, eh biglang bumalik ito sa aking alaala. At ngayon ko naisip, narealize kong ang creepy pala. Nevertheless, mabait naman si Coca-Cola. At sa ilang araw na naging kalaro ko siya, eh sigurado akong naging magkaibigan kami. Bata. Last year ko lang ito naranasan. May katamaran akong empleyado, kaya madalas kong sinusulit ang sick leave, kaya madalas din akong nagpapacheck up. Lagi yung allergic rhinitis ko yung gamit kong reason. Anyway, may health card naman, kaya walang gastos. Sa isang Chinese hospital po ito, pero hindi ko na-specify. Marami namang Chinese na hospital. Dahil medyo mahaba ang pila at mahina ang signal, eh lumabas muna ako ng room ng healthcare benefit. Umupo ako doon sa isang bench doon. Doon ko lang napansin ni medyo may kadiliman yung hallway. Lagi kasi ako nag-elevator dahil nasa mataas akong floor. Eh tapos ng elevator, eh nakaharap agad yung room. Kaya sa tagal kong pagsusulit ng sick leave, eh doon ko lang napansin yun. Nasa kalagitnaan lang ako ng panonood ng kung ano-ano sa YouTube nang maramdaman kong parang may nakaupo, malapit at nakatingin sa akin. Marami naman ang may alam na ganoong feeling eh. Pero dahil naka-earphones ako, eh wala akong pake. Maya-maya'y nag-load yung video na pinapanood ko. At pagtingin ko sa peripheral ko, ay nakita ko ngang may nakaupo sa tabi ko. Ramdam ko na para akong giniginaw sa lamig at parang tumataas ang mga balahibo ko, lalo na sa batok. Pero kasi may aircon, kaya pinipilit kong ibalik sa normal. Nasa kalagitnaan ako ng pagsesearch ng ibang videos nang marinig ko ang isang boses ng bata sa tabi ko. Tinanggal ko ang headset sa tenga ko malapit sa kanya kasi parang may sinasabi siya. Kasalukuyan ako nagsesearch pa rin nang marinig kong nagtanong siya. Bagya akong napatingin sa kanya. May kaputian o kaputiang batang lalaki. Did you see me, ma'am? Dahil busy ako, inulit niya. Did you see me, ma'am? Kaya sumagot din agad ako. No, kiddo, I didn't see. Naputol yung sinasabi ko, literal. Kasi paglingon ko, ay wala na yung bata sa tabi ko. Imposibleng hindi ko siya mapapansin. Kasi halos pader na yung nasa tabi namin ng bata. At parang isang segundo lang yung pagitan nung sumagot ako. Tapos paglingon ko, ay wala na agad. Saka hindi ko malang siya nakita dumaan sa harap ko. O kahit narinig o naramdaman yung paglakad niya. Paglingon ko sa side, malapit sa akin ay nakita ko ang signage na pediatric ICU. Gumapang agad yung kilabot sa katawan ko at bumalik agad sa room ng healthcare benefit. Mula noon,
Paglabas ng elevator, ay diretso lang ang tingin ko sa room at tinitiis yung pila kong mahaba. Iniisip ko, baka wake up call din yun para ayusin ko yung pagtatrabaho ko. Awang ng Diyos ay hindi na ulit nagpakita yun. Dagdag ko lang, Boss Paul. May experience din yung bayaw ko sa ospital na to sa ibang floor nang ma-confine si tatay. Sila ng ate ko ang bantay noon kay tatay. Pasado ng alas 12 raw ng hating gabi nang magkayayaan sila ni ate na mag-yosi. Bali, same floor naman ang smoking area. Kaso sa may dulo pa sa may parking lot. Iilan lamang daw ang nakabukas na ilaw noon, kaya may kadiliman sa parking lot. Nakakailang minuto na raw sila nag-yosi doon. Pero nagtataka si ate. Kasi parang mula raw nang dumating sila sa parking lot ay balisan na ang bayaw ko. Maya-maya raw ay bigla siyang niyaya nito na bumalik na raw sa kwarto at bagyang hinila siya sa paglalakad. Mabilis raw humakbang si bayaw at dahil matangkad dito ay lakad takbo si ate. Nang makabalik na sila sa kwarto ay doon ay kinuwento ni bayaw ang nangyari. Kakasimula pa lang doon nilang mag-yosi, may nakikita na si bayaw na lalaking palakad-lakad sa bandang dulo ng parking lot. Pabalik-balik raw ito. Nakayukulang. Maya-maya raw, naglakad itong papalapit sa kanila. Nang mapatapat ito sa area na may ilaw, nakita raw ni bayaw na sira ang kalahating mukha nito habang malakas na tumatawa at mabilis na naglalakad at parang patakbo na. Kaya nagmamadali niyang niyaya si ate para bumalik na sa kwarto. May iilan pa kaming experiences na bayaw doon sa Chinese hospital na iyon. Pero hindi na lang namin iniintindi. Hanggang dito na lang, Boss Paul. Thank you po and more powers. God bless.